Alright, mic check. Welcome or welcome back to Learning Buddy. This is Marvin. At sa episode na ito, ang ituturo sa inyo ay kung paano natin makikita kung sino-sino ang mga nakachat ng ating partner or jowaers or asawa o kabit o kahit ano pa man. Joke lang. So ngayon, ang unang dapat isaalang-alang, syempre pag nasa Facebook ka, ay dapat yung ginagamit mo ay yung account ng taong gustong makita kung sino mga nakachat. Ibig sabihin, dapat alam mo yung account ng partner mo. O kaya naman ay dapat may access ka sa cellphone niya. Okay, so pagdating dito, saan ba tayo pupunta? Pumunta tayo dun sa my profile picture, katabi ng what's on your mind. Alright, yan. So dito, punta ka dun sa my three dots. And pumunta ka sa view privacy shortcuts, pindutin. Pagdating dito, pindutin mo ang see more privacy settings, scroll down mo lang konti, and then pindutin mo yun. And andito ka na nga. So dito, ang pipiliin mo lang dito ay pupunta tayo sa who can see your stories. Yan, pindutin. At makikita mo nga dito sa who can see your stories na hindi naka-public. Ako dito kasi hindi naka-public. Okay? So dito, may public, may friends, may hide story from, may custom, may comments, and etc. Yung sa baba din naman mahalaga. So ngayon, ang gagawin natin, no, dito, pupunta tayo doon sa my custom. Pindutin ang custom. Yan, itong mga nakamark dito, alisin ko muna, no. Ito yung mga friends ko na sinample ko ng nakaraang video. Sana wag magalit, mga kasama sa trabaho. Alright, so dito, ito ang aking mga Facebook friends. Kung ang hawak mo ay yung account ng jowa mo, ibig sabihin, yan yung kanyang mga Facebook friends. Ibig sabihin, paano makikita yung mga hindi niya naman friends sa Facebook pero nakaka-chat niya? Yung mga hindi niya naman friends sa FB pero nakaka-chat niya o nagkakaroon siya ng access dito sa mga tao na ito para magkaroon ng communication. So, ang gagawin mo, i-swipe mo lang papuntang kanan. Ayan, ulitin ko, no? Yun. Ulitin ko, isa pa. Simula dyan, pa kanan. Ito ngayon ang mga taong ang iba ay friends ko, ang iba naman ay hindi ko friends, no? Pero dito, ito yung mga newly added friends ko lang, o kaya mga stalked friends ko, ay friends, mga stalked persons ko, no? Mga in-stalk ko na ako nag-chat, o kaya naman mga taong nag-chat sa akin. Lahat ng yan, sila yung mga hindi ko naman friends. Karamihan dito yung nagpapaturo sa akin sa YouTube, yung mga nag-chat. Yan, ito po yung mga hindi ko friends na nakachat ko. So, ano ang ibig sabihin nito? Itong mga tao na to ay ang mga taong may access pagdating sa stories ko, no? Makikita nila yung stories ko. Ibig sabihin, yung stories ko, pwede nilang makita at pwede silang mag-react. Maliban na lang kung sinet ko yung story ko ng friends only or ang makakakita lang ay mga friends ko. Pero kapag hindi ko sinet, lahat ng mga taong ito, sila ay ang mga nakachat ko. Paulit-ulit tayo dyan. Okay, so ito yung mga nakachat ko at ulitin natin, no? Sila yung nagchat sa akin or ako yung nagchat sa kanila. Ganun lang yun. Ito rin ay tinuturing natin mga taong other viewers, no? Yan, ito yung mga other viewers ng story. Ito yung mga nakakakita ng story natin kahit hindi naman natin sila friends sa Facebook. So kapag hawak mo ang phone ng jowa mo at nakita mo na friend niya yung crush niya dati, batukan mo na. Joke lang. So ito yung paraan para makita natin yung mga hindi naman nila friends sa Facebook pero nakaka-chat nila. So sana ay may natutunan kayo. This is Marvin at huwag nating kalimutang mag-subscribe sa Learning Buddy. Also, i-attach ko dito ang isang clip or video clip kung paano nyo malalaman kung sino ang mga viewers ng inyong story. Alright, so huwag kalimutang mag-subscribe, hit ang notification bell para laging updated sa mga bagong videos ng Learning Buddy. Bye-bye!